Sa mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat, mga kaibigan, ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mag-umpisa po tayo sa isang positive note sa pagkilala doon po sa agaran at direktamenting pagtugon ng Office of the Vice President sa mga lugar ng mga nasalanta. Yan po naman ay kitang-kita dyan po sa social media na kung saan yung po mga nanonood ay binibidyo nila, nagsiselfie sila, at ito ay kanilang sinishare dyan po sa social media. Bilang isang mamamahayag, nakikita ko po diyan kung ano yung production ng Office of the Vice President at saka yung pong instant or random selfie or coverage ng kanyang pagbibisita. Ang nakikita ko po rito bilang isang professional at professor na mamamahayag ay kitang-kita yung random, yung pong walang practice, at kitang-kita yung kanya pong pagdating, ang kanya pakikisalamuha, ang down-to-earth na kanya pong pakikipag-ugnayan sa mga taong inaakala niyang nasa laylayan ng ating pong lipunan. Dito sa mga pangyayari ito, magmula po sa Camarines Sur, sa Albay, sa Cagayan, sa Marikina, pinakita ni Lenny na siya ni Vice President Lenny Robredo, si Atty. Maria Leonor Robredo, ang kanyang kakayanan o tunay na pagkatao bilang isang tunay na leader. Hindi po siya presidente. Siya ay Vice President na wala po halos pondo. Yung pondo niya po ay masyadong niliitan ng Kongreso at siya po ay pinagkakasya niya at hindi po nagkasya yan at matagal na po tapos yung pong kanyang pondo, ang kanya pong ginawa, nanawagan po siya sa kanyang mga kaibigan na kung maaari mag-donate ng mga pangangailangan na kanya pong dadalhin, mga bigas, dilata, mga lumang damit, at kung ano-ano pang mga magagamit sa mga evacuation centers. Ito ay ating pong binibigyan ng pagkilala, hindi dahil sa tayo po ay parating pumupuna doon po sa kapalpakan o mismanagement or misgovernance ni Ginong Duterte. Kayo po mismo ay saksi sa mga misgovernance or failure of government ni Duterte. Hindi na po kinakailan sa akin manggaling yan at yan po ay isasantabi natin sapagkat ngayon ay panahon po ng kalamidad. Dapat po tayo magtulong-tulong. Ito po sa Kawal ng Demokrasya, malawak na po ang ating pong eksperyensya. Naging consultant po tayo ng Bureau of Customs noong panahon po ni Cory Aquino sa pamamagitan ni Commissioner Wigberto Bobby Tanyada, na kasama ko po yan na aktivista na parating pinagkakamalian na kami raw po ay mga komunista. At nakita ko ang potensyal ng karamihan ng maitutulong po diyan sa mga nasalanta ngayon. Kung ako si Secretary Sunny Dominguez, sapagkat siya po yung Department of Finance, kaya niya pong utusan ang Commissioner ng Bureau of Customs
pakawalan mo na yung mga bigas diyan na iniimbestiga, ipamigay doon sa Cagayan, ipamigay sa Albay, ipamigay sa Marikina, Kainta, at yan ay mapapakinabangan. Sa halip na yan ay nabubulok lamang sa mga bodega, pareho na nangyayari sa NFA. Talking about NFA, pati yan, NFA, sa Department of Agriculture, dapat bigyan agad dyan ng order na bago mabulok, o kahit na hindi pa nabubulok o malayo pang pagkabulok, ipamigay dyan sa mga nasalanta, sapagkat yan ang serbisyo ng gobyerno para po sa mga biniktima ng kalamidad na ito. Ang kalamidad na ito, huwag na po natin sisihin, ang mga may kagagawan niyan ay yung mga naging mga milyonaryo, naging mga politiko na nagtamasa ng ating pong likas na yaman. Alam ko po yan kasi nagtrabaho po doon sa mga ibang mga sa isang logging company sa South Cotabato na isa sa mga gumahasa at kumalbo ng kabundukan ng Surala, malapit po sa Norala, dyan po sa South Cotabato. At bago pa ma-divide ang Cotabato, tinatawag po yan ang Premier Province of Mindanao, Cotabato. Naging South Cotabato, naging Maguindanao, Sultan Kudarat, naging General Santos City, Sarangani Province, South Cotabato po lahat dyan. At nakita ko sa aking mga sariling eksperyensa, sa aking sarili pong karanasan, yan pong walang patumanggang pagputol ng mga troso, 70 years old, 100 years old, 100 taon na yung mga pulong kagaya, mga lawaan, mga mahogany, pinuputol po yan ng mekanism. Pagkatapos, pag tumumba po yan, puputulin yung mga ilan sanga, kakalad ka rin at marami pong mga saplings sa mga luma, mga batang kahoy ang masisira dahil po sa logging. Ang mga binibigyan ng logging permit ng panahon po ni Ginoong Marcos, yung diktadura ng Ginoong Marcos, ay yung pong tinatawag na mga crony o kabarkada ng administrasyon ni Marcos. Yung mga hindi lumalabang kay Marcos, nagsisipsip kay Marcos, yan ang nagsisipagyaman, binibigyan ng logging permit. Kasama na po rin yung mga dayuhan, kasama mga Hapon, kasama lalo mga Amerikano, yung pinakamalaking logging firm sa buong Mindanao, ang pangalan Weyerhauser, ang kanilang lugar, Butuan, kalagitnaan ng mga naglalakihan at centuries old mahogany treasure, hardwood, Philippine hardwood. At sa kauna-unang pagkakataon, matapos po martial law, nung nagkaroon po ng mga malakihang mga pag-uulan o dilubyo, abay, for the first time, nagkaroon po ng pagbaha dyan po sa lowland areas kasama na ang General Santos City. Sa makatuwid, yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga pagbaha. Yan pong pagkakalbo, pag-agnas ng mga lupa sa kadahilanan na matapos pong putulin yung mga naglalakihang mga kahoy, halimbawa nara o kung ano mga hardwoods, hinuhukay pa rin yung mga ugat, ginagawa po mga exotic furniture, mga muebles na makikita po ninyo pag kayo papalit ng Tagaytay City, nandun po sa gawing kanan, gawing kaliwa, papunta po ng Santa Rosa, makikita po ninyo yung mga ugat, yung iba-iba po mga korte na yan, ng mga nara, ginagawa pong furniture. At yan ay lalo pong nakakapagpalala ng erosion sa ating po mga kabundukan. At tulad po ng aking kanina nasabi, hindi na po natin pag-uusapan kung sino dapat sisihin dyan. Napakarami po mga dapat sisihin dyan. Ngunit ang isa riyan na talagang big time logger, full time rapist ng ating pong kabundukan, buhay pa hanggang ngayon, walang iba kundi si Juan Ponce Enrile, na naging senador, naging Senate President, naging masyadong malapit kay Marcos, pagkatapos senador niya si Marcos at kumampi kay Cory Panandalian, pagkatapos senador ulit si Cory, at ang kanya pong naging huling mga kaso
ay ang pagpandarambong, plunder, sa pamamagitan po ng pork barrel dyan sa Napolis scam, kasama si Jingo Estrada at si Senator Bong Revilla. Mga mandarambong po yan. Si Bong Revilla, sa tulong po ni Ginoong Duterte, ay na-acquit ng Sandigan Bayan, ngunit sa kadahilanan na masyadong malakas ang ebidensya, siya ay napawalan sala, sinabing hindi siya nagnakaw, pero kinakailang ibalik niya yung 124 million na nirelease ng kanyang opisina sa bogus na organisasyon, non-government organization, na binigyan niya ng 124 million pesos. Pinagbabayad siya ng 124 million nung siya po ay napawalan sala. Alam po kasagutan ni Bong Revilla, bakit ko babayaran? Eh, walang sala nga ako. Walang sala ang isang tao na pinababalik ang kanyang ninakaw? Ganun pa man, bakit po natin pinag-uusapan to? Sapagkat nangangarap po ako na baka naman magkaroon ng konsyensya itong senador na ito. Naging senador na naman, nagpakembot-kembot, nagbudot-budot lamang. Binoto na naman ng mga mangmang at gunggong ng mga Pilipino at naging senador na naman. Sana ang aking pong pangarap ay ang lalaki naman at ang gaganda ng kanyang SUV. Pumunta siya sa Marikina, bumili siya ng mga 100 sako ng bigas, ipamudmud niya ron sapagkat 124 million naman yung sinisingil sa kanya ng gobyerno na kanyang nanakaw sa Senado. So yan po ang ating pong mga suggestion. Ngayon, dyan po sa customs, tunitunilada, daan tunilada ng mga ukay-ukay clothes nandyan po sapagkat bawal po ang mag-import ng ukay-ukay, ngunit tuloy-tuloy ang importation at yan ay inamin ni Ginoong Duterte na ang sanhi ng yaman ng kanyang anak na si Paulo Pulong Duterte ay ang pag-import ng ukay-ukay. Siyempre, alam natin ang palaman ng ukay-ukay ay droga, shabu. Yung 40-foot container na panay ukay-ukay, yan po'y binibili ng napakamurang halaga sa Hong Kong, sa Amerika, kung saan-saan. Sapagkat pinamimigay lamang po yan parang Salvation Army. Alam po ninyo, yung mga Europeans, so yung mga Westerners, limitado po yung kanilang bahay. Halimbawa, yung kanilang pong kwarto, isang mahabang cabinet, 4 beses po magpapalit yan sa isang taon ng mga damit kasi 4 ang kanilang season. Summer, winter, spring, and fall. Iba-iba po mga damit niyan at kinakailangan uso. Kinakailangan uso yung pang-spring, kinakailangan uso yung pang-summer, at yung hindi na po uso o kanila na po napagsawaan, pinamimigay po nila yan. Meron naman pong kumukulikta niyan at alam niya na ito ay pag-aagaw-agawan at bibilhin sa Pilipinas, dinadala po rito at ang epekto po nito namamatay ang ating pong industriya ng garment o yung po mga gumagawa, mananahi na mga nabibili dyan sa baklaran o sa mga piyastahan ay napipilay po yan hanggang malugmok, hanggang namatay na ang industriya na yan. At meron po tayong 2-3 kaibigan na yan po ang kanilang negosyo, pinatay ng ukay-ukay sa kadahilanan niya mga ukay-ukay, mga branded po yung iba pero wala na sa uso, pinadadala rito sa Pilipinas at sapagkat yan ay bawal, hinuhuli ng Bureau of Customs. Sa bodega ngayon, habang nagsasalita ako, ng Bureau of Customs sa Banded Warehouse No. 17, dyan po sa South Harbor, napakarami po ng gabundok ang mga damit diyan na ukay-ukay. Alam po ninyo ibig sabihin ng ukay-ukay, second hand o gamit ng mga damit na pinagbili at yan ay pinagbibili muli sa mga Pilipinong takaw na takaw sa murang mga damit. Yung po ay ating pong minumungkahi sa Department of Finance na amo ng Bureau of Customs. Pakawalan na ninyo yan, ibigay na ninyo bago
ma-award na naman ninyo dyan kaila Dennis Uy, kaila Bongo o kaya mga kabarkada pa naman ni Ginong Duterte na sila nagkocontrol ng mga kontrabando dyan po sa loob ng Bureau of Customs. Ipamigay na natin yan sa Nasalanta, dyan po sa Cagayan, Isabela, Marikina, Albay, dyan Cabarines, yung lugar ni BP Robredo. Ipamigay na po natin yan. Agad-agad, huwag na po tayong gagawa pa ng task force, huwag na tayong magkukumperensya, sabihin lamang agad kay Executive Secretary Sammy Jadia, you order the release of all those ukay-ukay in the bodega of Bureau of Customs and have them distributed by the Philippine Air Force, Marine, and Coast Guard. Pakinabangan naman natin ang ating mga sundalo. Pakinabangan natin ang ating mga police, ang ating mga Coast Guard, mga Navy, Air Force sa pamamagitan ng pagtugon, kagyat madali ang pagtugon sa mga nasalanta at nasawing mga Pilipino. Magsusurvive po yung mga yan pag agad-agad natin matutulungan. Ano-ano ang dapat natin itulong bago magturuan, bago po tayo magdiskusyon. Tulungan na muna, magpadala kayo na mga maraming mga doktor, nurses, at kung ano-ano pa mga volunteer para tulungan ang ating po mga evacuees at iligtas yung mga hindi pala evacuate. Bigyan po sila ng kagyat at agad-agad na tulong sa pamamagitan ng gamot, maramihang face mask, maramihang alcohol upang sa ganon, sa gitna ng pandemic na ito at sa gitna ng kalamidad, alam nila na meron palang gobyerno na hindi lamang si Lenny Robredo ang gobyerno, kundi meron pang Sunny Dominguez, meron pang Lorenzana, General Lorenzana, at dapat meron pang General Bautista ng DSWD. Agad-agad, yung mga nabubulok na bigas, bago tuluyang mabulok, pamigay na natin yan doon sa mga nasalanta. Ngayon din, bukas, sana bukas, pag take off ng mga helicopter o mga truck, may dala na sila mga ayuda. Napakarami po ng mga na-trap dyan po sa mga bubungan na nakikita natin sa social media, dyan po sa Marikina, napakalapit po sa Metro Manila. Bakit hindi matulungan? Bakit? Sapagkat wala pong koordinasyon. Bakit yan lamang opisina ni Vice President Lenny Robredo ang kumikilos? Sapagkat mga busy masyado sa pagpapapogi, paninira ng kapwa itong office ni Duterte. Binabayaran ng malaki itong nagsasaltang si itong ka-Eric Jeffrey Celis yata. Tandaan po rin yung pangalan nito. Darating araw, ihawin po natin ito sapagkat traidor, sinungaling at mandarambong ito. Marami po nakuhang pera ito sa gobyerno, lalo tigit dyan po sa Armed Forces of the Philippines. Kakampi po yan at kakutsaba yan ni General Antonio Parlade Jr. sa pagsira di umano ng mga mabubuting tao na tawagin po nilang binibintangan nila na NPA, Communist Party member, at yan ay mga masasamang tao di umano. Bueno mga kaibigan, hindi po naman talaga lahat ng Communist Party of the Philippines member ay santo. Meron po nagsabi na sobra daw ang aking pagtatanggol sa mga NPA at Communist Party of the Philippines. Ako po namin nagtatanong lamang, ano ba talaga ang ikinagagalit natin sa Communist Party of the Philippines? Ito po ay ayaw tanungin ng kahit sinong tao sapagkat siya po ay mamimisunderstood, hindi po siya maintindihan at siya ay bibintangan na siya ay komunista rin. Okay, madali na magbintang. Halimbawa, binintangan ninyo ako na ako ay sympathizer ng Communist Party of the Philippines. Anong sagot ko? Eh no! Ano ang masama doon na ako ay naniniwala kay Joe Mancison? Opo, naniniwala tayo. Anong masama dyan? Ang kanyang pinakikipaglaban ay kapakanan ng mga magsasaka, kapakanan ng manggagawa, maralitang tagalunsod at yung po nagiging biktima ng kawalan, katarungan o biktima ng social injustice.
Eh, hindi po baka puri-puri yan? At kung halimbawa, may mga nag-iisip dyan sa Amerika, may kaibigan ako, may nagsabing, maaari ba naman mali yan si Ka-Eric na magkakamali siya pag sabing merong komunistang congressman? Ibig sabihin, takot siya at galit sa komunistang Pilipino. Pero harapan ngayon, pinapapasok komunistang inchik. Why are we discriminating against a communist Filipino na hindi naman natin kalaban? Ang kalaban natin, communist China. Mas galit tayo sa NPA, mas pinagtutuunan ng pansin ng Armed Forces of the Philippines na mag-produce, mag-manufacture lang ka-Eric. Sa gitna ng pandemic, ito ang kanilang kasagutan, maghanap ng isang magtuturo na si Angel Luxin, si Lisa Soberano, Katrina Gray, at kung sino pa mga congressmen ay mga member ng NPA or NDF. Ang akin pong sagot, tumingin po kasi sa akin mabuti, sapagkat hayagan na harapin ko yung katanungan na yan. Eh ano? Anong masama kung sila o merong congressman na NPA sympathizer o NPA supporter? Ano ngayon? Ano ang kasalanan? Mas masama ba yung congressman na NDF or CPP kaysa kay Bongo, kaysa kay Senator Bato de la Rosa? Mas masama ba yan kaysa sa magnanakaw na senador na pareho ni Bong Revilla? Mas masama ba yan kaysa kay Jingo Estrada? Mas masama ba yan kaysa kay Albayalde? Mas masama ba ang Communist Party of the Philippines member kaysa kay Duterte? Yan po'y sagutin ninyo sa inyong sarili lamang. Tingnan ninyo, nagpapatay ba ng mga tao itong mga miyembro ng Communist Party of the Philippines? Sagot, maari po, opo, sino ang pinatay? Mga kaaway nila, bakit nila pinatay? Sapagkat sila'y pinapatay din. At yan po ay meron naman talaga tayong gyera sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Communist Party of the Philippines. Talagang totoo po yan, huwag na tayong magmamaangmaangan. Eh talagang gyera yan eh. Ano ang tungkulin ng isa't isa? Patayin ang magkabilang kampo. Patayin, sugurin ang mga Armed Forces of the Philippines. Sa katunayan, pito yata araw-araw ang napapatay na Armed Forces of the Philippines soldier. Pito araw-araw. Ibig sabihin, mukhang natatalo po sila sa labanan na yan. At yan po mga CPP-NPA, hindi ko po sinasabing sila ay santo. Eh, alam ko po rin po yung kanilang mga naging kasalanan sa Mindanao. Halimbawa, mga 4 years ago, nandun po ko sa Davao. Sinunog nila yung makinarya ng Monarch Engineering, Monarch Equipments. Yung Monarch, yan po ay isang malaking distributor ng mga bulldozer, mga heavy equipments, backhoe, at mga grader na ginagamit mo sa pagmimina. Bakit po nila ginawa yan? Sapagkat kinakalbo nitong Muslim na may-ari ng mining claim, ang pangalan ay Said Saire, ang kanyang ka-protector, General Bernardo. Nandun po ako. Sinunog ng mga NPA yung bulldozer ng Saire Mining Corporation kasama yung si Jet Tupas na isang illegal miner. Ayan, sinabi ko illegal miner yung Jet Tupas. Bakit? Sapagkat sigurado ako. Ano ang kapalit ito? Maaari magdemanda ka? Eh, magdemanda ka. I will stand my ground anywhere, any court. At kahit na sinong hindi sumasang-ayon sa akin po sinasabi, maaari po akong questionin, maaari kayo magdemanda. Pero sa ngayon, ceasefire muna tayo. Tulungan muna natin ang ating mga kababayan na salanta. Sa ngayon, nananawagan po ang Kawal ng Demokrasya sa mga kabarkada, mga tagapakinig. Pagka meron po kayong mga lumang damit, ipunin po ninyo. Pag nakaipon kayo na isang sako, dalawang sako, at least na medyo worth it na puntahan ko po
ako po mismo pupunta dyan, kukunin ko po yung sako ng inyong mga donasyon ng lumang damit, lumang tuwalya, lumang kumot, sapatos, kahit na anong maaari po nating maisip na pangangailangan ng mga nasalanta, ibigay po natin. Ako po mismo ang pupunta sa inyo, ako mismo pupunta sa Cagayan, magdi-distribute po tayo yan. Sapagkat yan ngayon ang pangangailangan, hindi itong nagbabangayan tayo. Eh talaga namang dapat ihinto na ninyo yan. Pahintuin nyo muna itong bibig nitong sinungaling na bayaran, na traidor na si Harry Roque, na huwag niya parating pinagtatanggol yung kanyang kriminal na amo, na gunggong, na inutil, na duwag, na Duterte. Sapagkat ngayon, pag ikaw hanggang ngayon, sa araw na ito, nagtatanggol pa kay Duterte, ikaw ay kahiyahiyang Pilipino, ikaw ay duwag na Pilipino, ikaw ay gunggong na Pilipino, idiotic, moronic, and above all, treasonous, traidor na Pilipino. Pag hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa si Duterte. Tanga ka, traidor ka pa. Yan ang panindigan ng Kawal ng Demokrasya. Tayo po ay muli nagsasabing bago natin pagtuunan ng pansin itong kabulukan ng gobyerno na ito, hindi po tayo matatapos sapagkat napakabulok from day 1 of June 30, 2016 up to the present. Panay disaster yung ginagawa ni Duterte. He is the biggest disaster, bigger than Typhoon Ulysses, Typhoon Ondoy, and even Typhoon Yolanda. Pinakamalami, malaking disaster etong si Duterte na ultimong Diyos, kanyang minumura at ang mga gonggong na mga Katoliko, pinapalakpakan pa etong nagmura kay Hesukristo na ginagawa niyang sinto-sinto si Kristo. Bakit daw kung Diyos siya, hindi niya kinidlatan, hindi niya pinarusahan yung mga tumutusok-tusok sa kanya at tumahambalo sa kanya? Sabi ni Duterte, and I quote, nakakawalang bilib, hindi totoong Diyos yan. I quote that, you can re-quote me, any one of you. At kayo, na kung kayo po may problema, Diyos ko, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos na mga Diyos, makapangyarihan sa lahat. Iligtas niyo po ang aking asawa, iligtas niyo po ang aking anak, iligtas niyo po sa pagkakasakit, pagkadisgrasya ang aking pong tatay, lahat ng uri ng pagdarasal ginagawa ninyo. At mahal na mahal ninyo, may paplaykis-playkis pa kayo dyan sa mga santo ninyo. Nung minura si Hesukristo, pumapalakpak kayo sa idiot na inutil na Duterte. Anong klaseng tao itong Pilipino? Anong klaseng makadiyos? Anong klaseng makabansa? Anong klaseng nilalang? Itong tawagin po ay Pilipino. Pero wala po tayong magagawa. Hindi po tayo makapag-resign bilang Pilipino. Ang Pilipinas ay kaisa-isa natin bansa. Pilipino, bakit napakatanga mo? Bakit napakaduwag mo? Ako, si Waldy Carbonell, nagsasabing Kawal ng Demokrasya, iniibig ko ang Pilipinas.